Ito ang matagal nang hinihintay ng pamilya ni Chris Misahon. Matapos ang mahigit 8 taon, nadesisyonan na ang kaso laban sa mga itinuturong responsable sa pagkamatay ng dating anchorman ng local news program ng GMA Iloilo. Hinatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo ang dalawang akusado na sina Rico Aguilio at Rosini Gonzalez. Habang reklusyon temporal naman ang hatol sa ikatlong suspect na si Michael Sumbisi. Minor de edad pa kasi siya nang mangyari ang krimen. Ang decision in court na base na ang sworn statement ni Sumbisi, ni Gonzalez, kag ang interview ni Ehilio, nag-jive together because nagapakita nga ato dito sila, galing gatudloan na ilan sila kung sinungid ang tiro sa Titres Misahon. Lumakas pa umano ang ebidensya laban sa mga suspect pagkatapos nilang magsumiti ng affidavit of confession sa mga pulis. Ikinatuwa naman ng dating mga kasamahan ni Misahon ang naging desisyon ng korte. Kalipay kita sa naging desisyon ng korte, kahit after 8 years, nahataga na gitman sa justisya ang kamatayon sa former colleague natin diri sa GMA. Para naman sa pamilya Misahon, hindi man mapapalitan ang pagkapanalo ng kaso ang buhay ng kanilang minamahal, masaya na rin sila na sa wakas, nabigyan sila ng hustisya. But in a way, kay Mrs. Misahon, at least it is a closure. Kag makita yan, there is a vindication for the killing of her son. And somehow that will console her a little bit for the loss of a loved one. September 24, taong 2004, nang paslangin si Misahon sa Barangay San Rafael, Madurao. Nasa loob umano ng kotse si Misahon nang hinolda pito at pinagbababaril. Lumabas sa imbisigasyon na hindi raw sana si Misahon ang puntirian ng mga suspect.